Pero may mga advocacy, ha? At sila yung pangunahing nagsusulong dito po sa trial by jury. Correct. Ayun, trial by jury. Pakipindit mo lang yan. Ayan, may pinipindot yata dyan. Pag ka naka-green ba, okay na to? Okay yan, yan. Oh, yan. Narinig mo na yung salita mo, okay na yan. Hindi yan mouse, ha? Microphone yan. Okay, akala ko high-tech na mouse. Anyway, good morning, Fernan, at good morning, Pilipinas. No? Ako po si Kit Kilatis Lagare, or Sixto Kit Kilatis Lagare. Kit Kilatis pala yung ano. Yun, oh. At kami po ay advocate ng Philippine or ng pagpairal ng trial by jury or jury system dito sa Pilipinas. Ang aming grupo, Fernan, ay Philippine Trial by Jury Movement. Ako po ang founder at National President, Chief Executive Officer, ang chairman po namin ay si dating, o hindi man dati, no, retiradong Armed Forces of the Philippines Major General Renato P. Miranda. Iyon. At ang aking kasama, siyang si Camilo, ang SecGen. Secretary-General. Secretary-General. Pangkalahatang kalihim. Mm-hmm. Okay, magandang umaga. Ano bang palaya mo? Milo? Milo. Milo. Good morning po. Ayun. Okay, pag-usapan natin yung trial by jury. Eh kasi pinag-uusapan ngayon yung justice system natin eh. Napakabagal daw yung criminal justice system ng Pilipinas. Meron tayong ilang pillar ba yan? Haligi. Five pillars. Yung investigation. Well, una-una ay community. Law enforcement. Community. Tapos law enforcement. Law enforcement. Pagkatapos prosecution. Pagkatapos yung ating mga husgado. Korte. Oh. Pagkatapos yan, yung correction. Correction. Hindi siya presuhan or what? Kasi ang problema ngayon, yung mga napupunta sa bilangguan, yung mga nagiging hardcore eh. Dahil imbis na makorek sila ron, lalo silang napapasama. Dahil una, yung sistema, yung facilities. Correct. Tapos yung pinaghalong kalamay, yung mga iba't ibang kriminal. Pero alam mo, Fernando, sa jury system, sakop ng power yan ng civil grand jury na binubuo ng mga ordinaryo mamamayan. Lockout nila yan. Kasi mga mamamayan din yung nandun sa loob eh. So tinitingnan nila kung ano ba ang mga anomalya na nangyayari dyan. Sa loob. Oo, at kung mga patakaran na hindi magaganda, either igagawa nila ng rekomendasyon pagkatapos minomonitor nila, or pag may nakita sila mga anomalyang nangyayari, eh sinasampa nila ng kaso doon naman sa husgado. At ang didinig sa at huhusga, yun namang trial jury. Ayun. Okay, si Ginoong Milo, itong trial by jury, ano, kopya natin to saan? Sa Amerika? Sa Europa? Amerika, actually, kasi ang ating supposedly, ang ating demokrasya, dahil supposedly, dahil di naman talaga tayo nagkaroon ng demokrasya eh. Yun nga lang, nung ginawa na natin ng ating sariling saligang batas noong 1935 na mga Panay Pilipino na ang gumawa, sadya pa rin nilang hindi isinama yung dalawang karapatan ng mamamayan na napakahalaga. Una na doon, yung right to bear arms. Pangalawa, the right to a trial by jury. Siguro, pwede natin isummarize sa sinabi ni Manuel Quezon noong araw. I would rather have a Philippines run like hell by Filipinos than Philippines run like heaven by Americans. Kaya tinanggal yung jury, no? Pero bigyan natin sila ng benefit of the doubt, kasi yung sinabi niyo ni Manuel L. Quezon, dating Pangulo, may karugtong pa yun eh. Eh sabi niya, at least, no, pwede natin palitan kung yun ay masama. Ayun, no? Pero gusto ko sanang bigyan sila ng kumbagay benefit of the doubt doon, na talagang hindi naman nila gustong patakbuhin na malaimpyerno ang Pilipinas. Pero itong nangyayari sa atin eh. Itong nangyayari sa atin ngayon, ang ating justice system na minana pa, by the way, sa mga Kastila. At yung mga Kastila naman ay 1978 pa nag-shift sa trial by jury. Yung Kastila? Yung Kastila mismo. Espanya. 1978 pa.
eh tayo hanggang ngayon patuloy pa rin nating niyayakap, no? At mismong ito pang isang hindi masyadong kagandahan eh, kasi nung ini-interview ang nakaupo ngayong Chief Justice sa JBC bago siya napili, eh siya mismo ayaw ng trial by jury. Okay, magsalitain natin si ano, si Camilo. Okay. Meléndez. Ikaw ba pwede bang i-adapt o tayo mga sa sistema natin sa Pilipinas, sa kultura natin? Pwede ba nating pairalin yung sistema ng trial by jury? Sa pananaw ko, kung ito ay na-adapt ng ibang bansa, malaki ang posibilidad na maaari din nating i-adapt yan. Of course, it will take time, no? Na maipaalam sa mga tao, mapag-aralan ng mga tao. Kaya nga sa amin dito sa Philippine Trial by Jury, ay nagtatayo kami ng mga chapters, provincial chapters, no? Para maging kamay na siyang magpapaliwanag sa mga tao nang ma-adapt sa kultura natin. Ayun. Okay, mamaya sa ating pagbabalik, kahihimayin natin yung mga advantages, mga bintahe dito pong sistema ng trial by jury. Ilan muna mga paalala, oras po natin mga kaibigan. Alas 5:30 ng umaga. Magbabalik muli ang GMP Good Morning Pilipinas. Ilan muna mga paalala. Si Fernan Emperga, a Good Morning Pilipinas. Kapartner, negosyo ba ang hanap mo? Yung big time na kita pero kapital na swak sa bulsa? Kung yes ang sagot mo, abay ano pa ang hinihintay mo? Dito ka na sa Telepreneur Corporation. TPC, negosyong abot kaya. Tulad ni Jeffrey na isang estudyante, pambaon niya dito sa TPC Business kinukuha. Si Jimmy na isang jeepney driver, 8 months lang, nagmamaneho na ng sarili niyang kotse. At si Leo na dating call center agent, dito lang sa TPC nakamit ang kanyang financial freedom. Kaya't huwag ka nang magpatumpik-tumpik pa. I-dial mo na agad ang cellphone number na 0930-123-2500 o 0920-629-9254 at hanapin si Eileen Overna para malaman mo ang tungkol sa negosyong ito. Tulad ni na Jeffrey, Jimmy at Leo, tiyak nagiginhawa rin ang buhay mo sa TPC Negosyong Abot Kaya. Join na dahil atin ito kapartner. TPC Telepreneur Corporation. One company, one network, one TPC. Mga kapartner, at sa mga masugid na tagapakinig ng mga programa dito sa DZAR 1026 Sunshine Radio, narito na ang anghindog para sa inyo, Sunshine Trivia Promo. Abangan ang trivia question sa bawat programa. Ang katanungan ay patungkol sa issue o topic ng program anchor. Mapapakinggan ang trivia question sa pambungad at panapos na bahagi ng programa. Maaari mong abangan ang lahat ng programa at sagutin ang lahat ng magkakaibang trivia questions. Subalit isang beses lang pwedeng sumagot sa trivia ng bawat programa sa pamamagitan ng tawag o text. Para sa gustong mag-text, itype ang inyong sagot kasama ang program host at programang pinapakinggan. Kalagip na rin ang inyong buong pangalan, edad at address at isend sa DZAR hotline number 0927-540-2241. Para naman sa gustong tumawag, i-dial lang ang telephone numbers 836-3875 at 985-9488. Ang gustong sagot ay i-raffle sa huling bahagi ng programa. Sa mga hindi natawag, may chance pa kayong manalo sa gagawing weekly raffle promo tuwing Sabado. Iba't ibang papremyo ang naghihintay sa inyo mula sa mga sponsors. Kaya mga kapartners, tutok na sa DZAR 1026 Sunshine Radio. Higit na pinalakas, higit na pinalawa, at higit na pinakikinggan. Sunshine Radio, kapartner mo sa balita at serbisyo. DZAR, ang alternatibong radyo. Iba sa iba, sa iba, sa iba. Nagbabalik si Fernan Emperga sa Good Morning, 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 Pilipinas. Oras sa buong Pilipinas. Alas 5:33 ng umaga. Good morning, Pilipinas! Ayong buntag sa inyong tanan mga Cebuano, mga Iksuon dyan po sa Sugbo, Cebu, Visayas at Mindanao. Mayad pagsurip sa mga mangyan sa Mindoro Provinces
Diyos marhay na aga sa indugabos mga tugang mga Bicolano sa Bicolandia. Buenos dias, senyor, senyoras, amigos, amigas, mga Chabacano sa Buanga Peninsula. Buenos noches, España, Gutenaben, Germany, Ohio, Gusaymas, Japan, Gautcha, Taiwan. Si Fernan M. Verga sa Good Morning Pilipinas. Good Morning Pilipinas. Issue, discurso. Alright, balik po tayo sa ating talakayan. Pinag-uusapan po namin dito, trial by jury. Ito ba ay aplikable? Pwede bang pairalin sa Pilipinas? Ano ba ang bentahe nito? Kung sakaling palitan natin yung ating sistema ng hustisya dito, ngayon kasi ang sistema natin, ang isang kriminal, iimbisigahan, ang isang krimen, iimbisigahan po ng pulis o ng NBI, mga law enforcement agency po natin, pagkatapos ay isasampa yung information, yung reklamo sa piskalya, sa Department of Justice. And then yung Department of Justice, merong 60 days yan para magsagawa ng bista. Ang tawag po ngayon dyan ay preliminary investigation. At kapag natukoy na determina na meron pong probable cause at may prima facie case, i-susumite yung pong information, isasampa yung kaso sa husgado, sa regular court, RTC man yan o MTC, depende po sa antas ng kaso. Pagkatapos, ayon din po sa procedure, meron pong 90 days yung pong mga korte na magsagawa ng trial, ng paglilitis, and then magpapalabas sila ng desisyon at ipropromulgate yung kaso kung convicted o acquitted yung pong akusado. Pagkatapos, meron pang appeal sa Court of Appeals, and then meron pa tayong Korte Suprema. Ganun po kahaba. Ang problema, yung pong 60 days saka 90 days sa prosecutor saka sa husgado, hindi po nasusunod yan. Minsan umaabot po ng taon. Hindi lang taon, minsan dekada pa. So ganun po kabagal ito pong sistema ng ating justisya. Pero natutuwa rito yung mga abogado sapagkat ito'y trabaho eh. So hindi sila nauubusan ng trabaho. Okay, balikan natin si Kit Kilatis. Sa trial by jury ba aabot ng ganito katagal ang kaso? Muli, maying aga, Fernan, na nakalimutan mo yung mga Ilonggo eh. Kaya si Bugbati. Anyway, para lang maunawaan natin ang gusto kung saan ba nanggaling itong trial by jury. No, huwag na natin pag-usapan yung 5th century kasi mukhang okay. Doon nag-umpisa to eh. Panahon pa nila Plato. Ah, ganun, nag-umpisa nito trial by jury sa Athens, Greece. Ngayon, pag-usapan na natin yung 1215 sa England. Ang England nung araw, may ang hari nila medyo malupit. No, malupit, wala sa hulog. So napuwersa siya na itong mga mamamayan doon sa England na papirmahin sa Magna Carta of 1215, no? At prominente sa Magna Carta yung the right to a trial by jury. Kumbaga yung kapangyarihan ng hari at nung kanyang mga judges na humusga, no, mag-imbestiga kasi lahat para ang gobyerno ng hari, di ba, may mga judges siya, may mga police din siya. May mga tagapayo yan. May mga tagapayo. Ngayon, parang gobyerno din dito sa atin, di ba? So, yung mga mamamayan, hindi nakakakuha ng hustisya. Di ba? Kasi pag palakasan ang umiiral. So, napapirma nila yung hari doon noong 1215 sa Magna Carta na yon. Kaya hindi na judge ng hari ang humuhusga, kundi mga mamamayan na mismo. Yun ang kaganda. Ngayon, ito namang Amerika na galing din sa England, ang karamihan dyan. Nung nandun na sila sa Amerika, medyo unti-unti din pinagkakait sa kanila yung trial by jury. Trial by jury. Ngayon, siyempre nag-civil war sila. Prominente yun sa kanilang mga hinaing, yung unti-unti na yung pinagkakait sa kanila yung trial by jury. Ngayon, nung naging United States na sila, meron na namang grupo, yung mga katunggali ni Abraham Lincoln, na ang gusto, mas malakas na gobyerno, mahina yung tao. So, nag-civil war uli sila. No? Dahil ayon sa kanila, hindi po pwedeng mabura. No? Ang government of the people, by the people, for the people, dito sa ating panig ng mundo. So, sa simpleng salita, kumbaga yung puder, kapangyarihan, nasa hari, na humusga, kinuha at binigay sa mga mamamayan. Hanggang ngayon, yun naman ang esensya ng demokrasya. Yun ang esensya ng demokrasya. Sovereign power emanates from the people. Yes. Ang magtataka ka nga sa England, pinapahiram doon sa mga namumuno sa gobyerno. Yun. Okay. Sa England, actually hindi demokrasya sa kanila. No? Ang sovereignty sa kanila nasa monarch. Pero
Kumbaga ay concession 'yon binigay sa kanila. Pero sa Amerika, 'yun ang talagang malinaw at maliwanag na definisyon ng demokrasya. Ang nag-iimbestiga sa mga katiwalian sa gobyerno, hindi ombudsman. Ang pinaka-ombudsman doon, civil grand jury na binubuo ng mga ordinaryong mga mamamayan. At napakabilis lang mag-imbestiga bukod sa poderoso sila. Kung naalala mo si Bill Clinton, 'di ba, napailan ng impeachment. Actually nag-ugat yung investigasyon sa kanya ng civil grand jury doon sa isang kumpanya, Whitewater Development, sa Arkansas. Nangyari yung usapin nung governor siya sa Arkansas. Eh nagkataon na investor sila pareho mag-asawa doon sa Whitewater Development Corporation. Ngayon nakakuha ito ng loan sa trust fund at biglang kumbaga ay nag-declare na bankruptcy. So, ang itinitingnan doon, baka behis loan yun kasi governor si Clinton. O ngayon, inimbestigahan siya. Hindi naman napatunayan may kasalanan siya dahil na lumutang naman ang katotohanan na sila'y passive ba investor lang. Wala silang say doon sa management. No? Pero, may na-discovery pang iba, yung jury. Yung civil grand jury. Yung kanilang relasyon ni Monica Lewinsky. Doon siya na-impeach. Doon siya nangyari. Pero yun. Parang si Al Capone yan. Nangyari sa tax. Pero hindi rin siya na-convicted doon sa impeachment kasi hindi naman impeachable yung kanyang offense. Pero the point is, yun ang kagandahan sa kanila. At ang investigasyon sa civil grand jury, hindi yung maabot ng linggo. Okay, ito. Ganun kabilis. Pag-usapan natin yung mga kaso ngayon, corruption. Pag dinaan yan sa jury system, gaano kabilis? Ay, mabilis pa sa alas 4. Kung nabalitaan mo yung kailan lang, mga siguro last month, di ba, merong senador sa California, state senator na na-involved doon sa gun running activities. May mga Pilipino pa na sangkot, nasangkot doon. Hindi ko lang malaman kung yun ay isa sa dahilan din, kaya bigla nasunog yun. Anyway, wala pa isang linggo Hindi ba? No, lumutang yung balita, wala pa isang linggo, natalsik na siya. Ganun lang kabilis. Wala pa isang linggo. Balikan natin yung sistema ng trial by jury. Nasa linya mo natin si Professor Ramon Casipli ng IPER, isang political analyst. UP Professor Ramon Casipli, magandang umaga po. Magandang umaga din. Sir, ano po ang basa nyo dito po sa deklarasyon ni Pangulo Aquino na siya po ay pabor na sa tsa-tsa at bukas na sa term extension? Paano babaguhin ito yung political landscape natin ngayon? Well, wala pa naman kasi ang sinabi niya actually is open siya. Ang immediate na mga reaction ay siyempre salita din, ano? Wala pa namang actual steps. Ako tingin ko unang-una mahirapan siya, ano? Ang daming political obstacles dyan, including yung tsa-tsa na may sariling dynamics yan, ano? Ang epekto pa sa kasalukuyan na immediate na tingin ko ay mas may epekto sa sitwasyon ngayon. Napalitaw niya, no? Na siya pa rin talaga ang sentro sa politika ngayon. Hindi siya lame duck. Pangalawa, yung brewing ano na gulo sa loob ng ruling coalition o ng Liberal Party kaugnay nung presidential candidate nito, ay nahinto niya, at least pansamantala nahinto niya kasi siya na yung lumitaw na isang posibilidad. Siya naman yung unifying factor diyan, ano. Pangatlo ay nagkaroon siya ng chance, ano, na makita kung paano mag-react yung mga kakampi niya. Hindi lang yung mga kalaban niya. Expected na yun, eh. Pero kung meron dyan mga nag-ambisyon na sila ang tatakbo, siyempre iba ang desisyon, ano. Halimbawa, si BP Binay, talagang deklarado yan na tatakbo. Paano yun mag-react? Kasi kung mag-react at magsabi, hindi, tatakbo ko kahit si presidente tatakbo din. Ibig sabihin, hindi siya kasama sa ruling koalisyon. May ganun. Okay, may mga nagsasabi. Nag-aabot pa siya ng immediate impact. I don't think seryoso siya. Ayun. Alam niya yung impacto, eh. Alam niya yung impacto ng ganyang klaseng galaw. Marami tatamaan, including legacy niya, yung legacy ng tatay-nanay niya, yung kanyang popularity, yung
ang siyempre viability din as a political leader, no? Saka yung probability, saka possibility nito, posible pa ba? Mukhang mauubos na yung panahon natin, sapagkat kung dadaanin sa tsatsa ito, magkakaroon pa ng mga plebisito yan. Sinasabi ni Atty. Macalintal, walang budget ang COMELEC na inilaan para po sa ganitong mga political exercises eh. Actually, ang alam ko nga dyan eh, sinama ng COMELEC. Ah, sinama? Sa 2015 budget yan. Yung kanila submission, tinanggal ng DBM. Ah, ganun. Oho. Yung tsa-tsa-tsa na ano. So, tama yung sabi na ito raw isang big joke, sabi ng Akbayan, at sabi naman ni Atty. Macalintal, nangingiliti lang ang Pangulo o kaya testing the water itong ginawa niya? Well, pag sinabi mong testing the water, seryoso yan. Ah, okay. Ako tingin ko seryoso dito, hindi siya. Ang seryoso yung mga nakapaligid sa kanya. Aha. Mukhang nabuhay na loob. Yung mga nakapaligid. Kasi isang malaking problema halimbawa ng LP ano, sa kasalukuyan, wala pa ring viable na presidential candidate. Aha. Alternative na binibigay sa kanila ay suportahan si BBB na. Aha. Okay. Kung dadaanin kasi professor sa charter change, mukhang doon pa lang sa sistema pinagtatalunan na kung CONAS or CONCON eh. Kaya medyo matagal ito. Eh, baka raw magkaroon ng tinatawag na no election scenario. Marami ng posibleng scenario kapag seneryoso yan. Aha. Baka walang election eh. Makakagulo na eh. Siyempre, may malilitaw na dyan ng mga kilusan. No? Hanggang kalye na yan. Magkakampanya yan. Eh, sa sitwasyon ngayon na maraming kalaban ng presidente, hindi natin alam yung mga patutunguhan yan. Pero ako ang tingin ko, mas pasakalye lang yan eh. May mga immediate siyang inahabol na epekto, hindi pa yung 2016. Okay. Professor Mon Casiple, maraming salamat ha. Magandang umaga at mabuhay po kayo. Magandang umaga rin po. Man of the Hour. Alright, oras po natin, alas 5:46 ng umaga. Babalikan po natin ang ating mga bisita rito, sina Ginoong Kit Kilatis Lagari at si Camilo Villesa Milindes, mga ano po ito, advocate ng trial by jury. Ilan muna ang mga paalala. Si Fernan M. Verga sa Good Morning Pilipinas. DZAR Sunshine Radio Jess 26 sa pihitan ng inyong mga radyo, kapartner mo sa balita at serbisyo. Visit China Machinery and Electronic Products Expo from August 14 to 16 at the SMX Convention Center, featuring home appliances, building materials, auto, electrical and lighting products, agricultural and food processing equipment. For more info, call 750-8588. Entrance is free. Visit the biggest business solutions and electronics expo, Systems Integration Philippines 2014, on August 14 to 16 at the SMX Convention Center. See a comprehensive showcase of technologies from six industries, held coinciding with China Machinery and Electronic Products Exhibition 2014. For more info, call Global Link MP at 750-8588. Entrance is free. Nagbabalik si Fernan M. Verga sa Good Morning, Good Morning, Good Morning, Good Morning, Good Morning, Good Morning, Pilipinas. Oras sa buong Pilipinas. Alas 5:47 ng umaga. Good Morning, Pilipinas. Kaya papakikungan mga kabalin, mga kapampangan niyan po sa Pampanga. Marina Buntag, mga Mandaya, diha sa Kombal. Maayong buntag sa inyong tanan, mga Buholano, Dobre, Ranok, Ukraine. Aloha, Kayaka, Hawaii, Disin, Dobre, Poland. Si Fernan M. Verga sa Good Morning, Good Pilipinas. Good Morning, Pilipinas. Issue, diskurso. Alright, balik po tayo sa ating pinag-uusapan ngayon, trial by jury system. Sa kasalukuyang criminal justice system sa Pilipinas, sa kasamang kit, ano ha? Yung desisyon ng husgado ay pwedeng iapila sa Court of Appeals.
Pagkatapos yung desisyon ng Court of Appeals, pwedeng iakyat sa Korte Suprema. At may mga motion for reconsideration pa dyan. Kung ano pang mga pleadings na nagpapabagal doon po sa pag-uusad ng kaso. Sa trial by jury system ho ba ay ganyan din? Halos ganun din. Actually, ang ating rules of court, no? Ang ating rules of court, ayon sa aking pagkakaalam, kinopya yan, kinopya. Sa Amerika? Sa California. Yung California. Judicial branch of California. Kaya nga, nung nagkita kami nung nakarang araw ni Attorney Magdamo, Attorney Magdamo, yung whistleblower sa COMELEC, di ba? Sabi niya, Kit, alam mo, may dadagdag ako dyan sa advocacy mo. Nasa rules of court na natin yan. No, sabi niya, sabi basahin mo yung rule 130 to 135. Hindi lang siya specific na nakalagay trial by jury, pero malinaw, hindi kasi kopya nga sa California. Malinaw na nakasa doon na anumang ebidensya na ipapasok sa korte, pag nakita ng judge na 'yon ay pwede, no? Kanya ngayong ipasa 'yan sa korte. So ang bakit mo pa ipapasa sa korte, no? Ha? Kung judge ang huhusga. So ibig sabihin, iba huhusga, which is that trial juror. Diba? Yung jury. Okay, nabanggit mo yung mga juror. Punta natin si Ginoong Camilo. Yung pagpili, pag-select ng juror, paano ba ito? Lahat ba ng mamamayan kapag tinawag para maging juror may karapatan ba tumanggi? Pwede ba tumanggi? Maaari silang tumanggi pero sa mga kadahilan ng tatanggapin. Kasi obligasyon ng mamamayan yan. Duty nila. Duty nila yan pag tinawag sila. Pero kung halimbawa, mabigat naman ang kadahilanan, maaaring matanggapin yon. Kapag naging miyembro ka ng jury, so i-isolate ka? Hanggat hindi tapos yung kaso? Meron ganon. Ganon ang sistema. Ihiwalay ka sa pamilya mo? Ihiwalay ka muna. Para magkaroon kayo ng ng talagang full time para analisahin ninyo yung kaso. Pero mahirap yata ito. Magkaiwala yung mga mag-asawa. Linawin natin ay Fernan, ha? Kasi hindi lahat ng jury kailangan i-sequester o isolate, no? Doon lang sa mga controversial na kaso. Halimbawa, pag nakita na matinding banta sa buhay nila, yung mga ganon. Pero most of the time, hindi naman sila talaga sinisikos. Saka ang jury, hindi ina-announce siya kung sino-sino? Hindi. Hindi in-identify? Hindi. After the case, nasa kanila yun. Kung gusto nilang magbigay ng mga pronouncement o analysis nila o magpakilala sila, nasa kanila. Walang, miskin na yung mga kasama nilang mga juror. Hindi rin kilala? Hindi rin kilala. At wala din sila karapatan na ipakilala yung ano nila. At ibulgar kung ano yung mga napag-usapan doon sa deliberasyon nila. Pwede ba yung akusado matapos yung kaso na hindi niya nakikilala kung sino yung mga humatol sa kanya? Pwede. Wala siyang karapatan na kilalanin. Sa umpisa ng kaso hanggang sa katapusan, hindi niya makikilala yung humatol. So wala siyang chance na maghanap ng broker, emisaryo para fixer, tukuyin kung sino yung hahatol at arigluhin. Manipulahin. Malabo. Malabo kasi una-una, 12 yung aarigluhin mo. Kung isa lang arigluhin mo, hindi pwede. Miski 11 maareglo mo, hindi rin po pwede. Kasi kailangan, lalo na sa mga kriminal na kaso pala, unanimous ang desisyon nila. So kailangan lahat sila. Sa bilis ng proseso, araw-araw ang hearing 8 to 5. Hindi po pwedeng delay diyan kasi sabi nga justice delayed is justice denied. So araw-araw ang hearing riyan. At bago naman nag-hearing, bibigyan ng mga ilang buwan yung akusado para likumin lahat ng ebidensya niya. No? So sa pagkakataong 'yon, no, within that period, baka isipin kasi ng iba, pwede mo nang kumbaga gapangin yung mga juror. Hindi pwede kasi hindi pa naman na impanel ng jury during the yung judge, hindi mo rin pwedeng gapangin dahil nagpipreside lang siya. Hindi mo rin po pwedeng gapangin yun. Maliban na lang sa kasi medyo binago nila ng konti yung diski sa Amerika, kaya nga meron ding movement doon yung democracy defined. Ang pwede lang nilang lutuin dyan yung admissibility ng ebidensya. Pag sinabi ng judge, hindi admissible yan. Pero meron ding remedyo yan. Kasi pag nakikita naman ng mga jury o kaya miski sinong tao mamayan na mukhang niluluto ng judge na itong kaso,
Susumbong din sa doon civil grand jury, may imbestigahan yung dyan. So may mga check and balance. At yan ang pinakatutuo at tunay, Fernan, na checks and balances sa gobyerno. Dahil mamayan mismo ang nakatangyol eh. Pero dahil mabilis yung pag-usad ng justisya rito, baka ayawan nito ng mga abogado, mababawasan sila ng chance para makapagtrabaho. Well, ang isa sa nakikita ko dyan, bakit umayaw ang abogado, no? Sabi nga sa akin ni Attorney Villegas Malbar, itapat mo kahit na sinong abogadong di kalimbang na, doon sa bobong abogado na meron siyang pang suhol, hindi obra yung mga di kalimbang. So yun yung naayawan nila kasi. So mawawala yung corruption sa justisya. Mawawala talaga, malaking bagay ito para mawala yung corruption, hindi lang sa justisya, sa buong gobyerno. Sa buong gobyerno. Okay, kanina nabanggit mo na yung pinag mula ng trial by jury system yung sa England, ano, panahon pa ni Plato. Eh nung si Jesus Christ sinatulan, mukhang trial by jury ang nangyari. Hindi si Pilato ang humato, naghugas ng kamay, tinuro yung taong bayan. Ang pagkakaiba noon na Fernan. Mob yun, di ba? Oh, mob yung sa ano na yun. Ngayon, dito sa jury selection, Ang unang proseso, halimbawa, padadalan ka dyan sa sala mo, kung ikaw may kaso dyan, ikaw presiding judge, padadalan ka ng 20 ka mga ano tawag nito, possible jurors. Doon 20 na yon, mamimili doon yung magkabilang panig ng abogado. No? Alamin nila kung ikaw ba ay neutral, di ba? Halimbawa, ang kaso ay ang magsisilik nun, mga abogado rin. Mga abogado na magkabilang panig. So kilala nila. Makikilala nila yung miyembro ng jury, yung juror. Makikilala nila yung mukha. Miski na sa korte, makikita mo naman yung mukha eh. Ngayon, halimbawa, ang kaso ay pulis ng bugbog. Isa sa mga aalamin dyan ng mga abogado, lalo na kung ikaw abogado ng pulis, tanungin mo yung possible juror, ikaw ba'y nabugbog na ng pulis? O kaya may kamag-anak ka bang nabugbog na ng pulis? Diba? Kasi pag sinabi mong meron, baka ano, gumanti ka. May bias ka na. Hindi ka na neutral. So sabihin sa'yo, no, excuse ka na lang muna. Parang yung hazing na kaso, kapag ang juror ay biktima rin ng hazing, baka doon siya gumanti. Antimano, may masama, may bad blood ka na sa mga perpetrators eh. So bias ka na, antimano. Lahat naman ng tao may bias eh. Diba? Ayun, kung politiko halimbawa na ang kaso ay pandarambong, siyempre alamin mo muna, ikaw ba'y o halimbawa, miyembro siya ng Nationalista Party. Ikaw ba, miyembro ng Nationalista Party? Okay, paano tayo magsiship to trial by jury system? Kailangan ba rito ng retoking ng saligang batas? Kailangan, sa tingin ko, kailangan ang amendment, no? Kasi wala sa walang nakasali. Although may isa ding kaisipan, kasi Attorney Vic Velasquez naman nasabi nito, sa rules of court lang, Pwede na. So ginawa nga namin yon, sumulat kami sa Supreme Court. Na baka po pwede, imbis na ang gawin ninyo special division doon sa Sandigan Bayan, mag-create lang kayo ng civil grand jury at trial jury na siyang sa mga kasong pandarambong nandito ngayon. So sumagot naman ng AmBank, ang sabi niya, ibinigay na namin kay Justice Associate Justice Lucas Bersamin, siyang Working Committee on Rules, para pag-aralan kung may posibilidad ngang ipasok dito sa Rules of Court. Okay, Beno, kinakabos natin ang oras. Ayan, Desan, meron kayong announcement, Mr. Camilo Millendez. Ano itong event na ito na pangunahan ng trial, Philippine Trial by Jury Movement? Binabalak po namin na sa Agosto 23 ay magkaroon po ng isang malawakang pagpupulong dito sa Quezon City Circle. Inaayos po namin yung aming permiso, no? Medyo malapit na kasi kinakailangan na aprubahan ng mga administrador doon. Ano pag-uusapan dito? Ang pag-uusapan po dito ay tungkol dito rin sa trial by jury. Naipaalam natin sa mga makikinig doon ang kagandahan nito. Para nang sa ganun, hindi na mangyari itong nangyayari ngayon na nag-aabuso yung mga leader natin sa politika. Ayun, so maintindihan nila at mag-aanyaya tayo ng mga speaker din para maibigay nila ang kanilang mga panig.
Okay. Parting statement, Mr. Sixto Lagare. Kit okay. Lagare. Alright. Una-una, Fernan, maraming-maraming salamat sa iyo at maraming-maraming salamat din sa inyong sa iyong mga tagapakinig. Siyempre, maraming-maraming salamat sa pamunuan ng Sunshine Radio. Ano, una-una na kay Pastor Apollo Siki Buloy. No? At konting karagdaga information lang, yung po aming ilulunsad sa darating na 23 ng Agosto ay tinagurian naming isang Pilipinas na pinatatakbo ng animoy langit ng mga Pilipino sa pamamagitan ng paglalagay ng batas sa kamay ng mga mamamayan bilang mga juror sa civil grand jury at sa trial by jury. At syempre nangiimbita din kami ng lahat ng mga mamamayan sa mampanig, sulok ng mundo, no, na mag makipagbayanihan, mag-create tayo ng mga chapters diyan sa inyong lugar para mapalaganap natin ng mabilis ang mga impormasyon at kapakinabangan para sa mga mamamayan, lahat ng mamamayan na nitong trial by jury. Okay, Mr. Camilo, paalam ka ulit. Maraming salamat, Fernan, sa pagkakataong ito. Kasi sa pamamagitan ng iyong programa ay mas malawak ang namin. Malaking tulong ito para sa amin sa Philippine Trial by Jury. Okay. Thank you. Maraming salamat sa ating mga bisita ngayon, si Ginoong Sixto Kit Kilatis Lagare at si Ginoong Camilo Villesa Miliendez ng Philippine Trial by Jury System Movement. Ayun. Alright. Good morning, Pilipinas! Bueno, sa ngalan po ng ating mga naging kapartner sa technical, sa engineering, sa production, sa news center. Ako po si Fernan Imberga. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Diyos mabalo sa Indugabos. At muli, sa pangalan po ng ating bilabid pastor, Apollo Siki Buloy, Chairman, President and CEO ng SMNI. Kami po yung malugod na bumabati sa inyo ng isang mabuti at magandang umaga. Good morning, Pilipinas, ang tabayanan. Sunshine News Plus, sina Alan Tamundong at si Admar Bilando.